Okay, so welcome to our class. So nasa 8th week na tayo. Makakaraos na tayo. So this is the last lesson na last chapter, chapter 15. So nasa part 2 na tayo. Last week, pinag-aralan natin yung first part ng logarithmic function, which is the chapter 5. Okay, by the way, send ko muna yung ating attendance. Ayan po. Nasa chat box na yung attendance natin. Okay, so sabi ko nga, this is the last week na magle-lesson tayo. So, but meron pa tayong 2 weeks na natitira, which is maghihintay na lang ako doon ng mga late na lesson, na activities na hindi pa na ipapasa. So, para doon sa mga naapektuhan ng mga kalamidad like bagyo, di ba? Nagkaroon tayo ng mga time na walang internet. So, kung meron kayo doong mga kulang, so, yung another 2 weeks na hintayin ko yung mga kulang nyo. At the same time, magkakaroon din tayo ng chapter test. So, chapter 3 and chapter 4 yung ibibigay ko sa isang linggo. And then, yung chapter 1 and chapter 2 isasend ko bukas at sa Friday. Okay? Okay, proceed tayo. So sabi ko nga, this is the second part of the logarithmic function, which is last week pinag-aralan natin yung logarithmic function in real life situation. Nag-represent tayo paano siya ipinapakita in real life situation. And also pinag-aralan natin anong pagkakaiba ng logarithmic function to logarithmic equation and inequality. And also nag-solve tayo ng logarithmic equation and inequality, di ba? So this week, we are going to tackle the second part, which is alamin natin paano siya i-represent using equation, using table of values, and using the graph. And also, kukuhanin natin yung domain and range, as well as the horizontal and the vertical asymptote and the x and y intercept and the zeros of the logarithmic function. Okay? So, proceed tayo. So, itong lesson na to is same lang ng mga pinag-aralan natin before, which is same lang din. I mean, yung mga terminologies, wala siyang pagkakaiba. The only thing is, ang pinag-uusapan natin dito is the logarithmic function. Unlike before, ang pinag-aral natin, di ba, about exponential, about rational, di ba? So this time, we are going to tackle the logarithmic. Okay, so pag-aral natin is about okay, so alamin natin ano yung mga properties of logarithmic function. So, itong properties of logarithmic function na to is applicable kapag yung ating logarithmic function is in the form of f of x. Is equal to the log of x to the base of b. Ayan. Kapag nasa gantong form yung ating logarithmic function, then itong mga sasabihin natin ngayon, na pag-aaral natin ngayon, is nandyan, applicable yan, yung properties na yan. Okay? So, by the way, kapag nagkaroon tayo ng additional dito, halimbawa, nag-add tayo or nag-subtract tayo ng constant dito sa product, sa x, ayan, nag-plus 2 ka. So, may mga changes na mangyayari dito sa properties na to. But then, sabi ko nga, itong properties na to is applicable lang kapag pinag-uusapan natin is nasa ganyang form, which is f of x is equals to log of x to the base of b. Okay? So number one, sabi dito, the domain
of the logarithmic function is the set or the set of all positive numbers. So ibig sabihin, lahat na makukuha natin na value ni domain is only positive number. Wala siyang negative, wala siyang zero. Okay, so in set builder notation, so pwede natin siyang isulat in this form, which is the set of X element of real number such that X is greater than zero. Okay? Now, kapag naman sinabi nating range of logarithmic function, so this is the set of all real numbers. Okay? So pag sinabi natin sets of real number, sets of real numbers, that is pwedeng positive, pwedeng negative, pwedeng magkaroon siya ng zero. Okay? So lahat ng number pwede. Okay, so mapapansin nyo, doon sa ating exponential function na pinag-aral natin before, nakabaliktad tong ating domain tsaka range. Di ba? Sa exponential function, yung domain po natin, that is the set of all real number. Ito po yan. Yan yung domain natin sa exponential. Ang range naman natin sa exponential is the set of all positive numbers. So, nagkabaliktad sila. So, that is the reason why kaya sinasabi na ang logarithmic function and exponential function are inverses. Ibig sabihin, baliktaran po sila. Okay? Next. Sabi dito, a logarithmic function is a one-to-one function. So pagka sinabing one-to-one function, meaning kapag nag-apply tayo ng horizontal line test, then lahat ng horizontal line na inilagay natin doon sa ating line of the graph is isa lang yung magiging intersection point. Okay? So that is the third properties. Sunod. Sabi dito, the x-intercept of the logarithmic function is 1. So, ibig sabihin, 1, dadaan siya doon sa ating 1 and 0 na intercept. Okay? So, yun yung ating intercept. So, and then, wala tayong y-intercept. So, ganun din po. Nagkabaliktad din po yan doon sa ating exponential form, which is sa exponential form natin, meron tayong y-intercept, tapos wala tayong x-intercept. Okay? And then, last, sabi dito, the vertical asymptote is the x is equal to 0. Okay? So ito yung ating pinaka boundary or ito yung pinaka imaginary line where yung ating line of the graph ay hindi dadaan doon. They get closer and closer lang, so palapit lang sila ng palapit sa isa't isa, but then they never meet, hindi sila magtatagpo, hindi sila magko-cross out. Okay? And then, sabi dito, sabi dito, there is no horizontal asymptote. So, ganun din. So, kabaliktaran din ng exponential form. Sa exponential form, meron naman tayong horizontal asymptote, pero wala tayong vertical asymptote. Okay? Nagagets? Question po. Okay, sabi kayo tayo na example para mas mag-gets nyo. Okay, so, sketch natin yung graph ng f of x is equal to log of x base of 2. Okay? So, sabi natin, di ba, ang logarithmic function and exponential function is inverses. So, kung hindi ka magaling mag-solve sa logarithmic function, pwede mo siyang i-convert into exponential. Di ba? Kung ayaw mo naman ng exponential, then diyan ka na sa logarithmic.
Okay? So, pero most of the time, lalo na kung mga mano-mano naman yung pagsasolve natin, mas better, mas madali na i-convert natin siya into exponential. Okay? So, convert natin ito into exponential form. Anyone? Paano siya gagawing exponential form? So, yung f of x natin, that is equal to y, di ba? Equals to the log of x base of 2. Okay. What is the exponential form? Anyone? Sir, papalitan ba ng x yung y tapos yung y papalitan ng x? Hindi po. Yan na Hindi po po. yan. Gagawin lang natin ano. Wala po tayong papalitan. I-ano lang natin siya. Kasi di ba sa exponential form, ang ating exponent, x, di ba? So dito, hindi po. Yung y po. And then, yung ating product is yung x. So, ang mangyayari dyan, we have 2 ang base, and then exponent is y. So, equals to x. So, ganyan po yung mangyayari. Di ba? So, kung makikita natin, parang mas madaling mag-substitute kung ang bibigay natin ng value ay y, di ba? So, parang sa exponential form, lagi yung binibigay natin ng value yung exponent. Di ba? Pero try natin. Bigyan pa rin natin ng value itong x. So, paano gagawin natin? So, bigay tayo ng value. So, using table of values. So, sabi natin kanina sa properties of logarithmic function, ang x natin, ang domain natin is all positive number. So, nagbigay tayo, puro positive lang. Wala tayong zero, wala tayong negative, di ba? So, even tong fraction na to, that is positive pa din naman. Okay, tingnan natin kung kapag nagbigay tayo ng mga value na yan, still, ang magiging value ng y natin is all real numbers. Ibig sabihin, magkakaroon pa rin ba tayo dyan ng 0, ng positive, tsaka negative number. Okay, so substitute natin yung una, which is 1 over 8. So we have 2 raised to y equals to 1 over 8. So paano siya magko-common base? 2 raised to y is equals to common base, dapat maging 2. Ano magiging exponent niya? Negative 1 na. Ian Jasper? Hello? Walak sanak. Three minus one, sir. 3? Minus one. Ba't may minus 1? Times 1. 8370 times So, may negative. times one. Negative 3. Di ba? So, kasi itong 1 over 8, kapag nireciprocal natin siya, magiging 8 raised to negative 1. Di ba? So, yung 8, para siya ay maging base na 2. So, ang gagawin natin, 2 raised to 3. Eh, meron pang negative 1 dito. Ita-times natin siya. So, times negative 1. So, kaya nagkaroon tayong 2 raised to negative 3. Di ba? So, sagot natin dito is negative 3. How about 1/4? So, 2 raised to y is equals to 1/4. Reciprocal natin magiging 4 raised to negative 1. Ang 4 is ilang? Yes, Elmer. Two, sir. Okay, so 2 raised to
2 lang ba? Negative. Okay, negative 2. 2 raised to negative 2. Okay, very good. Negative Oh. 2. Okay, so negative 2. How about 1 half? How about 1 half? Negative 1, sir. Okay, negative 1. And then 1. 2 raised to y is equals to 1. So, paano siya magiging common base na 2? 0 po, sir. Okay, very good. So, because 2 raised to 0 is equals to 1. So, any number raised to 0 is equals to 1. So, kaya 0 ang ating y. Next, how about 2? One po. Okay. Then 4. 2. And then 8. 3. 3. Okay. So, pag after nyan, meron na tayong table of value. So, mapapansin nyo, yung ating y, yung ating range is all real numbers pa din. Di ba? So, meron siyang negative numbers, meron tayong 0, meron tayong positive number. Now, igagraph natin siya. So, every point na yan, ipa-plot natin doon sa ating Cartesian plane. So, ganito po yung kalalabasan. So, this one is the 1 and 0. Yung point na yan. This one is the 2 and 1. And then, this one is 4, ano, tama, 4. 4 and 2. And then, hindi na natin naipakita yung 8 and 3 kasi yan naman ay continuous. And then, ito yung iba, which is 1 half and negative 1, 1 fourth and negative 2, and this one is the 1 eighth and negative 3. Okay? So, yan po yung ating graph. So, makikita nyo what the table of values and the graph is increasing. Pataas siya, di ba? So, kasi yung base natin is 2. So, kapag ang base natin is 2 pataas, or sabihin natin, ang base natin is greater than 1, so, ang magiging graph natin is increasing. Okay? So, analyze natin. Ano-ano yung magiging domain natin? Ano magiging domain? Anong domain natin? Oh, based on sa properties, ano ba pagka sinabing domain ng ating no negative and zero. Pardon? No negative and zero, sir. Okay, so ibig sabihin, yung ating domain ay all positive number. So, x is greater than 0. Okay? Or, using set builder notation, so pwede natin siyang ilagay na x element of all real numbers such that x is greater than 0. So that is our domain. How about the range? How about the range? Anong naging range natin? So that is the sets of
Okay, the set of yes, Elmer. Positive and negative, ay negative infinity and positive infinity siya. Okay, so from positive infinity to negative infinity, in short, that is the sets of all real number. Or y is an element of R, or all real numbers. Okay? Yan po. Next. How about the vertical asymptote? Ano ang ating vertical asymptote? So, ito po yung ating vertical asymptote. Yung imaginary line doon sa graph. Saan siya dumaan? So, zero, sir. Okay. So, that is x is equals to x equals zero. Next, how about the horizontal asymptote? Ano horizontal natin? Hello? So, horizontal natin, meron ba tayo? So, wala tayong horizontal asymptote. Okay? Next. How about the x-intercept? Ano yung points na naging na dumaan doon sa ating x-axis. Anong point? Share Okay, one so po. 1. So, nasa ordered pair na 1 and 0 tayo. Okay? So, pakita natin siya in terms of point. So, ibig sabihin naka ordered pair siya. Next, how about the y-intercept? Dumaan ba One. siya sa... Okay, very good. So, wala tayo. Sir, wala po. Apo. Wala po. Next, how about the zeros? Okay, one and x is zero, equals sir. to 0. Ay, is equals to 1. Okay? So, ang zeros po natin, ibig sabihin, ito yung value ni x. Kaya x is equals 2. Dapat, di ba? Value ni x, na kapag isinubstitute natin doon sa ating variable, dito po, yung buong equation natin, yung buong function natin, magiging equal to 0. Kaya yung y natin, that is equal to 0. Okay? So, that is x is equal to 1. Nagagets nyo? Okay, sundod. So, ito ay increasing, di ba? Kasi siya ay, ang base natin is greater than 1. Now, paano kapag yung ating base is nasa pagitan ng 0 at ng 1? So, tulad nito. So, convert muna natin siya into exponential function. We have 1 over 2 raised to y base equals to x. Tama? Tama, di ba? Okay, so bigay tayo ng value ni x or ni y na ang gawin natin. So sabi natin kanina, parang mas madaling magbigay ng value ni y, di ba? Kasi naka-exponent siya. Which is sa exponential function naman, ang binibigyan talaga natin ng value is yung variable natin doon sa exponent. So this time, bigyan natin ng value ay yung y. Kasi siya yung nasa exponent. Okay, so which is, para hindi rin kayo malito, kahit anong number kasi pwede nyo ibigay sa kanya kasi siya ay all real numbers. So kahit magbigay ka dyan ng negative, ng positive, ng zero, okay lang. Kasi pagka x yung binigyan natin, baka malito kayo, bigla kayo makapagbigay ng negative number. So, mas mahirapan kayo. Baka may lalabas, hindi ko alam kung anong lalabas na value kapag nagbigay ka ng ibang number doon, ng negative number, di ba? Sa x. So, saway tayo magbigay. So, magbigay tayo, we have negative 2, negative 1,
0, 1, and 2. So, ito na yung usual na binibigay natin, di ba? Na value. So, hindi dahil scripted na siya, hindi dahil gusto lang ni Sir, kundi ito na kasi yung pinakamadali na mas maiintindihan nyo. But actually, kahit magbigay kayo dyan ng more than dyan sa mga number na yan, okay lang. Yun nga lang, papahirapan mo yung sarili mo. Mas malaking computation yung gagawin mo, di ba? At the same time, pagka nag-graph ka, mas mahirapan ka kasi yung interval ng bawat number doon sa graph mo, mas malalaki. Minsan hindi pa siya magiging accurate, lalo na kung hindi balance or hindi equals yung interval ng yung graph. So, kaya ito na yung binibigay natin lagi. Okay, so bigay tayo. Substitute natin yung negative 2 doon sa ating y. So, we have 1 half raised to negative 2 equals to x. So, what is 1 half raised to negative 2? Hello? So, meron tayong negative na exponent. Ano yung gagawin natin? Yes, Ian. 4 po. Raised to positive 2. Okay, so we have, magiging positive na reciprocal natin, 2 raised to 2. So, naging positive na siya, so equals to 4, di ba? So, x is equals to 4. Next, how about negative 1? Raised to negative 1. Sagot po. Sir, 2. Okay, so 2. How about 0? One half raised to 0. What is the answer? Sir, 1 po. Okay. So any number raised to 0 that is equals to 1. So one half raised to 1. What is 1 half raised to 1? Hello, what is 1 half raised to 1? 1 half. 1 half. Bakit ang tagal? So how about 1 half raised to 2? Sir, 1/4. Okay, very good. So we have 1/4. Okay, so i-graph natin. So nakita nyo naman, di ba? Nagbigay tayo ng all real numbers doon sa ating value ni y. Pero ang nakuha pa rin natin na value ni x is all positive. Di ba? So that is the application ng properties natin. All positive pa din yung kinalabasan. Next, graph natin. Ito po yung magiging graph natin. So, ito yung ating x-intercept, which is 1 and 0. And then, dumaan siya sa mga ordered pair, which is 2 and negative 1. 4 and negative 2. Ayan. So, eto pa yung iba, which is 1 half and 1 and 1 fourth and 2. Okay? So now, analyze natin. Ano ang magiging domain natin? Anong domain natin? Hello? May nabago ba sa domain natin? X is greater than Yes, Elmer? Sir, X greater than to 0. Okay, ganun pa din. X is greater than 0. Wala nagbago.
Ang range natin? Ang range natin is all real numbers. Wala na bago. Ganun pa din. Vertical asymptote natin. X is equal to 0 pa din. Ang horizontal asymptote natin, wala pa din tayo. And then, x-intercept natin nasa 1 and 0 ordered pair, di ba? So, wala tayong y-intercept and then 0 natin is x is equal to 1. So, wala po nagbago. Same pa din ang properties natin. So, kasi nandun pa rin siya sa form na f of x is equal to log of x to the base of b. Ganun pa din. Wala tayong ipina-add eh. Okay, how about this one? So, dito naman, nagkaroon tayo ng constant na i-multiply natin sa logarithm. So, according sa law of logarithm, kapag may constant tayo sa unahan ng logarithm, that is the exponent ng ating power. So, dito siya. Diba? So, that is y is equal to the log of x squared base of 2. Ganyan po. So, using exponential function, that is 2 raised to y equals to x base of 2. Ganyan. So, para matanggal natin itong square doon sa x, so pwede natin siya square root both side. So, cancel na to. Natira na lang ay x. Okay? So now, magbigay tayo ng value ni y. So we have negative 2 at negative 4. So magbigay tayo ng mas madali na value. Negative 2, 0, 2, and 4. Yan po. Yan po yung medyo mas madali. Pwede rin naman na ano, negative 2, negative 1 ang gamitin natin. Sige, pakita natin. Patay natin. Negative 2, negative 1, 1, and 2. Okay, next. Substitute natin. So we have square root of 2 raised to negative 2. Agad po. Sagot. So we have square root of 1/4. So what's the square root of 1/4? So that is 1/2. 1/2. Next. Square root of 2 raised to negative 1. So that is square root of 1/2, di ba? So, pwede nyo i-extract siya. So, kalalabasan is
That is 0.71. Malagay natin, 0.71. Okay, next. We have the square root of 2 raised to 0. So that is square root of 1. So we have 1. And then square root of 2 raised to 1. So that is square root of 2. So that is 1.41. So next we have a square root of 2 raised to 2. So that is square root of 4. So that is 2. Diba? Yan po. So, pagka siya ay nilagay natin sa ating graph, ito po yung kalalabasan. So, this one is the 1 and 0. So, we have 2 and 2. And then, kung dadagdagan pa natin yan, kaya extend pa natin yung ating table of values. So, makikita natin meron pa rin yung 4 and 4. So, makikita nyo yung interval ng ating graph. So, by 2. Kasi nagkaroon tayo dito ng a constant na 2. So, ito pa yung iba, which is 0.71 and negative 1. And then, dumaan din siya sa 1 half and negative 2. Okay? Now, analyze natin. May nagbago ba sa ating domain? May nagbago ba? Hello? Wala nagbago, di ba? Sir, wala po. Still, positive pa rin lahat. Ang range natin, wala rin nagbago. All real numbers pa rin. Meron tayong negative, meron tayong 0, and meron tayong positive numbers. Even the vertical asymptotes ay x is equal to 0, di ba? Ayun pa rin yung ating asymptote. Ibig sabihin siya pa rin pinaka boundary ng ating graph, which is hindi siya doon dadaan. They get closer and closer lang, but they never meet. Yan. And then, wala pa rin tayong horizontal asymptote. And then, x-intercept natin, eto po, yun pa din, nasa 0.1 and 0. And then, wala pa rin tayong y-intercept. And then, ang zeros natin, still x is equal to 1. Diba? So, same pa rin ng ating mga properties. Now, how about this one? So, paano, sabi ko kasi sa inyo kanina, pagka tayo ay nag-add or nag-minus na tayo dito sa ating product doon sa x. So, some changes ang mangyayari doon sa ating properties. Pakita natin. So, that is 0.25 raised to y equals to ix plus 2. So, pwede natin ilipat sa kabila si 2. So, magkakaroon tayo ng 0.25 raised to y minus 2 equals to x. So, kuhanin natin yung mga value ni x. Bigay tayo ng value ni y. So, bigay natin we have negative 2, negative 1, 0, 1 and
2. Okay? Substitute natin. So, what is 0.25 raised to negative 2? So, yung 0.25, that is 1/4. So, 1/4 raised to negative 2. Sagot? That is 4 square. So, magiging, yes? 0.5. Helmet? Di wala, sir. So, 1/4 raised to negative 2 is 16. Minus 2, so meron tayo 14. So another, we have 1/4 raised to negative 1. So that is 4 minus 2. So we have 2. And then 1/4 raised to 0. That is 1. So, minus 2. So, meron tayo negative 1. Okay? And then, 1/4 raised to 1. That is 1/4 pa din. Or 0.25 minus 2. So, meron tayo negative 1 and 3/4. Or 1.75. Sunod, we have 1/4 raised to 2. That is 1 over 16 minus 2. We have 1.84. Ayan. Or, siya ay nasa 1.94 na ganun. Wait lang. Oh, tama. Okay. Wait lang. Wait lang ha. Ano ba yun? Okay. Mali. 1 over 16. 15 over 16. Sorry. Okay, so that is 15
over 16. Yan po yung kalalabasan. Or in decimal, that is 1, negative 1.94. Yan. Okay, so pagka-graph natin siya, ito po yung magiging graph natin. So mapapansin nyo, may mga changes, di ba? So ito na yung ating, ano ngayon, vertical asymptote, nasa negative 2 na siya nakalagay. Di ba? Nagkaroon na tayo ng mga negative numbers doon sa ating x. So ang negative natin is mula doon sa negative 2 hanggang sa mag 0. And then, yung ating x-intercept, so nasa negative 1 and 0 na siya. Di ba? So nagkaroon na rin tayo ng y-intercept. So approximately na andoon siya sa 0 and negative 1/2. Approximately lang to ha. Hindi yan nakasakto na ganyan talaga. So, analyze natin. Ano ang magiging domain natin ngayon? So, we have x is greater than to negative 2. Okay, very good. X is greater than negative 2. How about the range? May nagbago ba? Sir, wala po. Wala po. So, that is the sets of all real numbers pa din. How about the vertical asymptote? X equals negative 2. Okay, very good. So, x is equals to negative 2. How about the horizontal asymptote? Nagkaroon ba tayo ng horizontal asymptote? Wala, di ba? And then, ang x-intercept natin, is nabago, nagkaroon tayo ng negative 1 and 0 na x-intercept. So nagkaroon din tayo ng y-intercept. So approximately, makikita natin siya based doon sa ating graph. That is 0 and negative 1/2. And then ang zeros natin, that is x is equals to negative 1. Okay, question po. Okay, kung wala na pong question, pwede na po. Thank you for listening. Thank you, sir. Okay po. Thank you po. Thank you, sir.